Someone to watch over me, sa panulat ni Martha Cecilia, binigyang buhay niya The Lovely Stories, Chapter 8. Sa hapunan ng gabing iyon ay sila lamang ni Lola Benita dahil muling umalis si Loti. Kulang na lang ay iisang samsam ang gawin niya sa mga pinagkainan nila sa misa na kung tutuusin ay wala naman halos siyang nagalaw. Sinusumpong ako ng rayuma, Madeline. Gusto kong matulog ng maaga. Isang maluwag na paghinga ang pinakawalan niya. Ako na po ang bahala sa mga ligpitin, Lola. Pagkatapos kong maghugas ng pinagkainan ay matutulog na rin po ako. May kalahating oras ang pinalipas niya pagkatapos pumanhik ang matanda sa silid nito sa itaas. Sa kusina sa likod siya nagdaan upang hindi marinig ni Lola Benita ang pagbukas niya ng pinto. Ang silid nito ay nasa tapat mismo ng pinto sa sala. Sa likod bahay na rin niya nagdaan paalis sakay ng bisikleta niya. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi rin niya alam kung tama ang ginagawa niya at kung bakit niya ginagawa iyon. Ang tanging alam niya, kinatatakutan niyang baka masaktan ni Dante at ng mga barkada nito si Kate. Gamit ang bike ay para siyang lukang tinungo ang mansyon ng mga Monticello. Mula sa kabilang daanan ay sandali niyang pinagmasdan ang puting mansyon. Tila ito hari na nakatayo sa isang nakataas na lugar na nakatunghay sa nasasakupan nito. Its grandeur, Madeline, but given a choice, gusto pa rin niya ang bahay Kastila sa Borol. Sinikap niyang silipin sa pagitan ng mga siwang sa bakod ang loob ng bakuran. There was nothing unusual. Pero wala sa garahe ang convertible ni Kate. Lalo siyang kinakabahan nang mapunang wala rin doon ang kutsing ginagamit ni Dante. Panay ang usal niya ng panalangin sana hindi nagpag-abot ang dalawa at ang kani-kanilang barkada. Dinaanan niya ang ilang hangout ng mga taga SIC na maaaring puntahan ni Kit at ng mga kaibigan nito. Pero hindi niya natatanaw ang convertible nito sa alinmang parking lot. Tuloy siya sa pagbibisiklita, ni hindi niya alintanang walang ilaw sa daang tinatahak niya. Ang tanging tanglaw niya'y ang liwanag na nagmumula sa buwan, na kung may masasamang taong makakita sa kanya sa dilim na iyon ng gabi sa isang maliit na kalsada'y baka napahamak na siya. Ang nagpapalakas ng loob niya'y ang katotohanang hindi maraming tao ang mangangahas na magtungo sa pribadong daan na iyon. Lalo at hanggang sa mga panahong iyon ay naniniwala pa rin ang marami na hantid ang lumang bahay Kastila. Pangalawa'y walang pang ganoong uri ng krimen ang napapabalita sa San Ignacio o sa Karatig Bayan man. Bagaman muntik na siyang maging biktima, ikinakatwiran niyang hindi taal na taga roon si Dante, kundi dayo lamang kasama ng ina nito. Malayo pa siya'y naaninag na niya ang gold-yellow Camaro ni Keith sa paanan ng Borol. Isang maluwag na hininga ang pinakawalan niya. Bumaba siya sa bisiklita at basta na lang iyon, binitiwan sa damuhan. Tumingala siya sa itaas. May natanaw siyang aandap-andap na liwanag sa loob ng lumang bahay. Nagmamadali siyang pinanhik ang mga apakang bato. Humihingal na siya pagdating sa itaas. Itinukod niya ang mga kamay sa tuhod at sandaling nagpahinga at pinuno ng hangin ang baga. May kalahating oras din siyang nagbike at nagpaikot-ikot mula sa mansyon ng mga Monticello at sa bayan hanggang doon. Tinungo niya ang dalawang panel na pinto. "Kit," she called.
Dahan-dahan niyang itinulak pabukas ang isang panel ng pinto. Una niyang natanaw ang kandilabra sa ibabaw ng parihabang mesa. Ang anino ng apoy niyon ay sumasayaw-sayaw sa dingding. Then, she gasped when she saw him. Nakaupo ito sa sahig. He was naked from the waist up. Ang jacket at polo shirt nito'y basta na lang nakahagis sa baldosa. Sa kanang kamay ay isang buti ng beer. Sa sahig ay dalawang buting wala ng laman at isang puno pa. Anong ginagawa mo rito, Madeline? Mangha at malagihay nitong tanong nang sumungaw siya sa bintana. Ako ang dapat magtanong sa iyo niyan, she said breathlessly. Bakit ka naglalasing? Pumasok siya at isinara ang pinto at lumapit dito at naupo rin sa sahig sa tabi nito. Humihingal pa rin isinandal niya ang ulo sa dingding. Ibinaba ni Kate sa sahig ang beer at hinawakan siya nito sa mga balikat at iniharap. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ay, wala siyang mahapuhap na sasabihin sa pagkabigla. Bumabaon sa mga balikat niya ang mga daliri nito. Sa lamlam na liwanag na nanggagaling sa tatlong kandilang pawang nakasindi sa kandilabra ay nakikita niya ang galit sa mukha nito. Bakit ka nagtungo rito sa ganitong oras ng gabi? Wala ka ba talagang matinong kaisipan? Hindi mo ba alam na mapanganib para sa iyo ang gumagala sa ganitong oras ng gabi? Hindi ka pa ba nadala sa muntik mo ng pagkahamak sa mga kamay ni Dante? Madeline blinked and gasped. She was shocked by his fury. What is it that you want? He said furiously, shaking her. Ito ba? He yanked her hard against him, then his lips clamped into hers angrily. His tongue thrust deep into her mouth and his hand burning hot through her clutch. Nakulong sa bibig nito ang pagsinghap niya. Sa halip na matakot ay may kakaibang damdaming pinukaw ang marahas at mapangahas na halik at pagdama ni Kate. Nalalanghap niya mula rito ang amoy ng beer. Sa pagkamangha niya'y nagdagdag lamang iyon sa apoy na unti-unting nagsisindi sa katawan niya. Kapag kuway, bigla siya nitong pinakawalan. Pushing her away from him and stared into her startled eyes that mirrored his own. Sweetheart, he said softly. Nasa mga mata ang kalituhan, nasa tinig ang pagtataka na tila ba hindi nito alam ang ginagawa. He stared at her surprised face for a long moment. Nasaan yun ito na hindi niya malaman kung bibitiwan siya o hindi. Desire must have won over sensibility because he gathered her close again and kissed her again with an incredibly explosive passion. He kissed her until everything in her head were scattered to the winds and there was nothing but his lips grinding against hers. She could not resist, would not resist. She knew this was madness. Kate was doing this on the rebound and she would be hurting in the end. Subalit hindi niya kayang pairalin ang matinong kaisipan. All her life, she had been waiting for this moment to happen. Sa pangarap lamang niya nagaganap ang ginagawa ni Kate ngayon sa kanya at natanto niyang kakaiba ang realidad sa pangarap. This one was a million times bitter. He nuzzled her neck, his lips tracing her jaw. As Molly,
Hinagilap nito ang mga labi niya at mapusok siyang hinagkan. Madeline shivered. She opened for him. Let him lick and taste her. Amazement and excitement wearing each other. Ang sunod niyang naramdaman ay nang unti-unti siya nitong ibinaba sa sahig. Her back touched the hard and cold tiles. Kiss me, sweetheart, he commanded, and she obeyed. Sinusundan ang paraan ng ginagawa nito. She had never been kissed except in her dreams. And even then, it was Kate who was kissing her. And now, her dreams came true. The man of her dreams was kissing her, touching her, loving her, and he wanted her to kiss him back. Sa isang sandali, nakadama siya ng insecurity. Naisip niya si Lottie na marahil ay mahusay sa ganito. Subalit kung gaano kabilis niyang naisip ang pinsan, ay ganoon din kabilis niyang inalis sa isip ito. Hindi niya gustong sirain ang kauna-unahan sa buhay niya. Wala siya ang alam kung paanong humalik at makipagtalik. And so were the first man and woman. Ang katutubong kaalaman ang magpapangyari upang maganap ang lahat. She kissed him back just as deeply as he had kissed her. Her tongue touched his. She was sucking him as he did. She treated her fingers in her hair. Iniliad niya ang katawan upang higit pang idikit sa init ng katawan nito. Kit Grant, he whispered her name, paulit-ulit arguing her own. Bahagyang inilayo ni Kit ang katawan niya mula rito. He reached down to the hemline of her blouse. Pagkatapos ay itinaas iyon sa ulo niya pahubad. Napasinghap siya ng maramdaman ang bahagyang paghaplos ng malamig na hangin sa hubad niyang katawan. Her arms covered her naked breast automatically. Inabot ni Kit ang jacket nito sa sahig at inilatag iyon at ipinalhiga siya roon. Nahantad sa paningin nito ang kahubaran niya at agad niyang itinakip ang dalawang braso sa dibdib. Subalit, inawat siya nito at itinaas ang mga kamay niya. He was spinning her with his body, then with his eyes as he gazed at her breast that made them harden and ache. Then he flicked his thumbs over her nipples. Napahugot ng hininga si Madeline. Kit, she was not even aware if she spoke his name or moaned it. It's okay, sweetheart. Yumuko ito, sliding lower over her body so his mouth could catch a nipple while his fingers held the other. Hindi napigilan ni Madeline ang pagkawala ng isang mahinang ungol. At the tanging pulling suction, she stopped breathing. Then he bit her nipple gently. Ang bawat himay-may ng katawan niya humihiyaw sa kasiyahan. When his hips moved again here, she imitated the act in return, feelings his heart arousal against his jeans. Then he knocked her legs apart and his fingers inside her walking through her panties and into her witness. Madeline tense, almost clamped her legs. It's going to be alright, Maddy. He kissed her again while his fingers were touching, probing and thrusting into her as she writhed with a mixture of a slight discomfort and pleasure.
Nang biglay nawala ang kamay nito sa pagitan ng mga binti niya, ang mga labi nito sa dibdib niya, ang malamig na hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana'y nagpanginig kay Madeline. Nakaluhod si Kate sa pagitan ng mga binti niya. Ang dalawang kamay ay nakahawak sa snap ng walking shirt niya at pagkatapos iyong buksan ay sunod na ibinaba ang zipper niyon. He tugged her walking shorts off her so fast she did not have the time to resist. Bagaman hindi niya naiisip na tumanggi, isinunod nitong ibinaba ang panties niya. Then he stood and shoved his jeans down, and then she was in his arms again, warming her. His male knees hard and very much aroused into her center. Madeline moaned, feeling the initial invasion. This is going to hurt, Maddie, he told her and stared into her eyes. So the excitement and fear in the dim and the shadow of tears. I will try to listen to pain, but don't tell me to stop, please. Not now. I won't. He plugged into her gently, inching slowly until he was spurring her deeply. His fingers were busy, so were his mouth and tongue that Madeline almost did not feel the pain. Almost, she bit her lower lip. Tears slid down her cheeks. Then Kate stilled, making her acquainted of the invasions. He stared down at her and kissed her tears away. Then he raised his body a little so that he could bend and his lips touch her nipple. Then sucked it. Ang kamay nito ay nasa pagitan ng upungan ng kanilang mga katawan. Dumadama, naglalaro. Madeline's body was not allowed to feel real pain, just resistance from her breath. His mouth went up to find her lips and kiss her as he started to grind her hips against hers, then drove even deeper, groaning and murmuring her name over and over. Spasming rocked her body. Her screams were muffled by Kate's kiss as he was driving into her, possessing her, holding her to receive him. I love you, Madeline, he murmured as she felt the rush of him feeling her. He rolled onto his back, pulling her with him, hanggang sa nakahimlay siya sa bisig nito at ang ulo niya'y nakaunan sa dibdib nito. May ilang sandali silang nananatili sa ganoong ayos, delighting the aftermath of their lovemaking. Did I hurt you? Banayad nitong tanong makalipas ang ilang sandali. Hinagkan ang buhok niya, his fingers strumming her arm. I'd lie if I say no, pero kaunti lang the pressure you give me overrode the little pain. I did? What? Pleasured you? She smiled, kissed his cheeks and earned a moon. You know you did, Kate. Hindi ka nagsisisi? Never. She felt his mouth on her head. She had to know, kahit pa magsinungaling ito sa kanya, tatanggapin niya iyon. Kate, when you said you love me, was it because you were on the throes of passion? I do love you, Maddie. Must have loved you for a long time and just did not realize it. His voice was husky with emotion. Or maybe I did lamang, hindi
ko gustong samantalahin ang kabataan mo at ang pagkakaibigan natin. I love you too, she whispered softly, her eyes stung with unshed tears. Longer than you'll ever know. You are very young, Maddie. Kanina, gusto kong makadama ng guilt sa ginagawa ko. I felt like snatching a baby in its cradle. I am 18, not a baby anymore, she answered happily. How could they have not known that they love each other? Kapag kuway, natilgilan siya. What about Lottie? He frowned at her. What about her? You love her too, then she betrayed you. And damn you, hindi ba iyon ang dahilan kung bakit ka narito ngayong gabi sa Borol? He teased her as he sighed. I don't love her, Maddie, o kahit sino sa mga babaeng nagdaan sa buhay ko. Nag-angat siya ng ulo at tinitigan ito. Really? Bakit mo niligawan ang mga babaeng iyon at mga naging kasintahan? He grinned. Next question, please. Inirapan niya ito. At malamang na ang sinabi mo sa akin ay sinabi mo rin sa kanila, lalo na kay Lottie. She felt like an idiot. Ang totoo niyan ay pinagsisilusan niya ang lahat ng mga babaeng na paugnay kay Keith. Mga babaeng kilala niya dahil mga taga SIC din lang. I may be a lot of things, Maddie, but I don't lie, he said gravely. Wala akong pinagsabihan sa mga babaeng iyon na mahal ko sila dahil hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ng isang nagmamahal. Until you. Those women knew the score. It is good while it lasts. And that includes Lottie. Then why tell me you love me? Again, he smiled into her eyes and pinched her nose. So insecure, I told you I don't lie. Mahal kita, iniibig kita, here in my heart. Tinuro nito ang dibdib. I know, I do. Minsan man ay hindi ko naramdaman ang kasiyahan, kapanatagan at pananabik na sa tuwing ay nararamdaman ko sa tuwing kasama kita. Sa maraming pagkakataon ay naiisip kita at nangingiti ako. Lamang takot akong pangarapin ka. For crying out loud, you are very young. Muli niyang inihilig ang ulo sa dibdib nito. Nag-uumapaw ang dibdib niya sa kaligayahan at pag-ibig. Nagalit ka kay Lottie kanina. Mas ang pagkalalaki ko ang nasaktan kaysa ano paman. Ipagpalit ba naman ako kay Dante nang wala man lang sa sabi-sabi? Kung ganun, bakit nilulunod mo ang sarili mo sa alak dito sa bahay Kastila? Narito ako at umiinom dahil mainitan kaming nagtalo ni Papa kaninang umuwi ako pagkagaling sa inyo. Was it about Dante? Mas naramdaman niya ang pagtango nito kaysa sa nakikita. Wala naman akong intensyong makipagtalo kay Papa, pero naroon si Dante at nakakaloko ang tawa at mga salita. Hinamon ko si Papa na gawin ang sinasabi ni Dante na itataboy niya ako sa bahay namin isa sa mga araw ito. And Dante was lying, tulad ng hula ko. Hindi sasabihin ni Papa iyon, Maddie. Dahil lingid sa kaalaman ng mag-inang Leticia at Dante na sa pangalan ko ang buong Montecillo property. My father did the house to my mother when he offered marriage, sort of dowry. You see,
My mother's family was wealthy and my father had nothing in his name at that time but an old house and a few hectares of land. The house was remodeled and reconstructed later as you see it now when my father had started earning money. Nang ipinanganak ako'y agad na ipinalipat ni Mama sa pangalan ko ang buong Monticello property. Hindi alam ng stepmother mo at ni Dante ang bagay na iyan? Until tonight, I dislike my stepmother and stepbrother. Hindi ko itinatanggi iyan. Kung sana man lang ay nakikita kong totoong may pagmamahal si Leticia sa papa ko. Pero alam kong hinahangad lang niya ang inaakalang yaman ni papa at ang katotohanang alkaldi ito. Hindi ko kayang tanggapin hanggang ngayon na si Leticia lang ang ipinalit ni papa sa aking ina. A woman who is not fit to even carry your mother's slippers? He frowned and gazed into her. Then he chuckled that exactly described it all. It was Molly's words, not mine. Remind me to give her a kiss. Masuyo niya itong hinampas sa dibdib. Hinawakas, nikit ang kamay niya at hinagkan. I love you, sweetheart. Maniwala ka, hindi ko maisip hanggang ngayon na may nararamdaman akong ganito sa iyo. And I had not thought loving a woman would make me feel this happy. Because we had sex? Because I love you. He pulled her upward, making her straddle him. And we did not have sex. We made love. And we are going to again. Hinawakan siya nito sa magkabilang balakang at itinapat sa mismong kasarian nito. Then he raised his body and kissed her while his hands were on her breast. Naglalagablab ang sunod na mga sandali. Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, nag-iwan lamang kayo ng comments sa comments section. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power. Yeah.